mayroon tayong vlog ngayon. Samahan nyo kaming mag-grocery. So, lagay ko muna yung mask ko. Okay, see you! Okay, ang hirap naman mag-vlog. Saan ba tayo pupunta? Gilgon. Ano? Gilgon. Samyup kami, kaya kailangan na bumili ng bacon cut. Ano yan? Inapay. A few inches later, day 2. Hey teachers! Welcome to my channel and ayan, update ko kayo. So, pagkatapos lang namin kumain. So, ito yung kasama ko. Ayan, nakita niya na siya dun sa isang video. Ayan. So, yun. Mahirap pag-line-in ngayon kasi nga bawal kumain sa loob ng restaurant. Kaya, humanap kami ng way para kumain. Ayan. So, meron ako ditong iced coffee. Tapos, ito ramen. So, hulaan nyo kung nasan kami. Dito kami sa third floor. Parang parking lot ata to. Ayan. So, nag-provide sila dito ng place para sa mga mall goers na gustong kumain din dito sa mall. Kaya lang, sa labas kami kumakain. So, yan. Nilagay ko lang yung phone ko dito sa ibabaw ng parang cup ng ramen. Kasi ang hirap mag-set up dito kasi nasa labas kami. And nakakahiya mag-vlog-vlog. Alam mo yun, mag-vlog sa loob ng mall. Kasi kahit paano may mga tao pa rin sa labas, sa loob. I mean. Kaya yan, dito muna tayo. So, pakita ko sa inyo kung anong itsura dito sa harapan ko. Ayan, so nakita nyo na, di ba? So ayan, konti lang yung tao dito. Kasi nga, bawal nga mag-dine-in sa loob ng restaurant. So nag-provide yung mall ng place kung saan pwede mag-dine-in. So ang hirap ngayon, kasi nga naka-ECQ ulit tayo. So, yun, maraming mga bawal. Then bukas hanggang alas 5 lang daw yung mall. Tapos, ang mga pwede lang bilhin is yung mga essentials lang, katulad ng ano ba, mga Watson yan, bukas yan bukas. Tapos Mercury Dog. Yung mga basic necessities lang yung pwedeng bilhin bukas. Tapos naman, yun, walang dine-in, tapos take-out lang yung mga pwedeng bilhin. Ang ganda ng view dito, teachers, so tignan nyo. Yan. Ganda, diba? Saka mahangin dito. Okay, baka masita na tayo kasi wala akong mask. Oops. Sige, ayusin ko lang. Ay, ang cute oh. Even ba to o video? Yan. Kamusta naman po yung mga klase nyo? Lagi ba kayong fully booked? Ako, okay naman yung classes ko. So far, wala namang mga blanco. Lahat naman ng slots occupied. And then, minsan may mga students na absent. Pero normal lang yun. Kasi ang pinaganda sa Akadsok, kahit na absent yung mga students mo, paid ka pa rin. Hindi ka bayad kapag naging blanco yung slot mo. Yun. So, sa mga beginners dyan na, ayan, kakaumpisa pa lang sa Akadsok, tandaan nyo, kahit absent ang student, paid ka. Hindi ka lang mapipay kapag blanco yung slots. Kunyari, may nag-book sa'yo.
Tapos biglang kinancel niya. Tapos naging blanko yung slot na yon. Let's say 10 o'clock to 10:25. Yun. Wala. Tapos walang nag-book. Hindi ko po bayad nun. So, ganun po yung policy. So, yan. So, hindi ko nahahabaan tong video na to. Basta gusto ko lang i-share ito ngayon. Kasi ang dahil lang po mag-upload ng mga ganitong video, sobrang walang-walang time talaga. As in, kasi busy rin ako sa isa kong work. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, high school teacher din tayo at ang daming chinechekan. And mayroon na kami mga deadlines, submission ng grades. Kaya ang hirap. So, paano ko nakakaya? Diba kasi ang akadso ko mabigat din eh. Then, mabibigat din yung trabaho sa DepEd, sa school. So, ano lang yan? Good time management. So, kung nahihirapan kayo, okay lang yan. Basta umuisipin na ikaw lang ang nahihirapan. Lahat tayo nahihirapan. And, you have to be thankful kasi at least meron kang work ngayon, di ba? Lalo na pandemic. Saka lagi mong gagalingan, every class, make sure that you are giving your 110% para lagi kang fully booked, saka mas makikilala ka pa ng mga students mo. Kasi ganun dito eh, pagka okay ka sa klase, maganda yung turo mo, maayos mong na-deliver yung lesson, ano yan, makikilala ka, and magkakaroon ka ng mga regular students. At yun naman yung mga gusto natin, diba? Well, ako hindi na talaga ako nagta-trial classes. Una, dahil hindi ako umattend ng mga trainings para maging isang top tutor. Kasi ang paniniwala ko, kapag nag-trial classes ako, hindi ko na makikita yung mga students ko, yung mga regular students ko. Eh, ako pa naman, sobrang attached na ako sa kanila. Ayun. So, sa trial students, mga bago yan, hindi ko pa sila kilala. Pwedeng gusto nila, pwedeng magustuhan nila ako, pwedeng hindi. Kaya, mahirap. So, sa regular classes naman, with regular students, at least, di ba, meron na kaming connection. Ibig sabihin, nakapag-build na ako ng rapport sa kanila. And, kilala na nila ako, alam nila yung ways ko of teaching sa klase, kaya lagi nila akong pinipili. So, parang, to be safe lang. Yan. So, nandito pa rin ako sa mga regular students ko. So, kayo ba? Ano bang preference nyo? Gusto nyo bang maging top tutor? Or gusto nyo yung humawak lang ng mga regular students? You can comment sa comment section sa baba. Okay? So, dito ko na lang po tatapusin yung video na to. At ito po yung aking half day off. Kasi nagklase din ako kanina. Mga 5 oras din yun. So, humanap lang ako ng konting oras para sa sarili ko. Then, sana kayo din, bigyan nyo ng time yung self nyo, at least makapag-relax, makapagpahinga. So, kung nasa bahay ka lang, then you try to do things na magpapagaan ang loob mo. Okay? So, thank you so much, and I'll see you on my next video. Bye-bye! Tayo para bumili ng tinapay. So, pang 7 tayo. Pakita ko sa inyo yung video ko. So, naka-uniqlo ko ngayon. And then, pants lang. And then, slippers. Yan. Naghihintay lang ako ng mataba. Yan, ito yung laman niya. Ay, baligtad ito. Coffee bun. May chocolate chips sa taas. Then, ube pandesal. Yan. And, brownie.